Oh. Asa mo nga kwan? Sa tanan. Karoon natin pagkasumbang ang ating kasaulugan. Kadunan kita yung tumatabawi ni ikaw ang kasaulugan. Una, ang pagtakot sa the Rosicide process for the cause of martyrdom of the servant of God, Father Francesco Pagliola, S.J. Kugaling ka tunga, mao ang Sanus Minisa, isang pagsaulog sa kapistahan sa triumph of the cross. Manindog ang tanan,
kung awito na po kamayon ang team to the Holy Spirit. Alay ka. Ang Hesus Palatente, ang Promoter of Justice,
kita berdoa di sana di mana Tuhan SDB pihak sepak bola pemimpin kota sama orang di sana. Ia memakukan, ia memakukan dari biasa ini.
the name of the Lord, I, Reverend Motimba Mameka A. Odeka Jr., B.F., duly appointed promoter of justice, in the legislative breath into the cause of Barbara, of the servant of God, Father Francisco Polo, of the Society of Jesus, do solemnly swear that I am faithfully fulfilling my task and that I will maintain the secret office. I will eat before the eyes of Holy God and will the judge. So God be God. Ang sumunod na si Reverend Father Leonido A. Bertin Jr., Master of Arts in Pastoral Ministry, siya mo ang Notary. Ang Notary na mo ang ipinig o ipuhay sa Tagalog Bispo aron sa pagsunod, paghanay o pag-ibig sa kanilang mga inoran sa mga saksi, inuman ang dokumento na nahikos nilang sa mga saksi. Siya usapa ang nihanay sa kanilang mga dokumento ay doon sa investigasyon sa kanilang sa kinatuhi, nag-iwitan o pag-apang sa kinatuhi na napahibong mga atin sa sulubong sa Diyos, Padre Francisco Ayuda, S.K. Ubus na pangkot mismo si Kristo para din ang hindi. Kini ang mga kakuhan, iyan ang mga kakuhan na tunay bilang sa pangyuman ng mga pahami. In the name of the Lord, I, Reverend Father Leonido A. Bertin Jr., duly appointed notary in the diocese of Inglewood, into the cause of Father God, of the servant of God, Father Francesco Pagliona, of the Society of Jesus, do solemnly swear that I have faithfully fulfilled my task, and that I will maintain the secret of office. I will keep before my eyes only God and the good of the Church, so help me God. Ang sunod mo si Reverend Father Patrick Sinagami, Master of Arts in Religious Education. Siya mo ang postulator. Ang postulator mo ang ipigil ito sa Tagalog Bispo o Bispo na mo ang naghimo sa kanilang mga pagtuon, pakisusi sa iyong mga nangalan, mahitong sa kanilang sa kinatubi, na dipuyan o kagmatang sa kinatubi na napalino ang mati sa sulubos sa Diyos, Father Francisco Pagliola, S.J. Siya usap ang opisyal na nagtahog sa kanan na namanap sa mga mga informasyon mahinulog ng Father Francisco Pagliola, S.J. Nato sa Tagalog Bispo o naghahap sa isang sa kanan mga saksi. Kini mga kakuhan, iyong pagkakulay na nunay at sa pinuhano na pangalit. In the name of the Lord, I, Reverend Father Patrick C. Lally, duly appointed postulator in the Diocesan Inquiry, into the course of Martin of God and the servant of God, Father Francesco Pagliola of the Society of Jesus, do solemnly swear that I have faithfully fulfilled my task and that I will maintain the secrecy of office. I will keep before my eyes only God and the good of the Church. So help me God. Karunado sa katawag ang staff of the Board of Inquiry alam sa ilang pagpanumpa. Sila dunan ang manumpa. Ang Vice Notaries, Reverend Father Petronilo Bonita, Reverend Father Ayan Estahano, Mrs. Karina Alcantara Romarate, Seminarian Mark Noel E. Minoy, at translators, maok sila, Mrs. Bernadette Sisia, Mrs. Eileen O. Inon, o kapatid, si Reverend Father Norberto Marino.
Pagkaroon sa katapusan, tasa-tasa na ang mga miyembro sa historical commission. Reverend Father Vincent Osilos y Magali, Master Mars y Master Ministry. In the name of the Lord, our Reverend Father Francis Osilos A. Magali, duly appointed head of the Historical Commission in the Diocese of Inquiry, into the cause of martyrdom of the Servant of God, Father Francesco Pandula, of the Society of Jesus, do solemnly swear that I have faithfully fulfilled my task and that I will maintain the sacred of office. I will keep before my eyes only God and the rule of the Church, to help me God. Reverend Father Rene F. Pagliana of the Order of Augustinian Brothers. In the name of the Lord, I am Reverend Father Rene F. Pagliana of Islam, duly appointed member of the Historical Commission in the Diocese of Inquiry into the cause of martyrdom of the Servant of God, Father Francesco Pandula, of the Society of Jesus, do solemnly swear that I will faithfully fulfill my task and that I will maintain the secret of office. I will keep before my eyes only God in the good of the Church. So help me God. Ang susunod si Marina Bernabe of L.A.L. Abrera of the University of the Philippines. In the name of the Lord, I, Professor Marina Bernabe of Abrera, PhD, which is appointed member of the Historical Commission in the Diocese of Inquiry into the cause of martyrdom of the Servant of God, Father Francesco Pandula, of the Society of Jesus, do solemnly swear that I have faithfully fulfilled my task and that I will maintain the secret of office. I will keep before my eyes only God and the good of the Church, so help me God. Society of Jesus. In the name of the Lord, I am the Father, and we have a man as James, you have appointed member of the Historical Commission. It is the answer to pray, which is across the martyrdom of the Servant of God, Father of Jesus, the Lord of the Society of Jesus, who saw the spirit that failed to fulfill my task, that I will maintain the keeping of office and keep before my eyes only God and the good of the Church. Before the others, only God,
the living grave is definitely closed. Since the destruction of the inquiry has been completed, its original acts have been transcribed. And the copies of the archive, the transcript and the public copy have been prepared following the stipulations of the Sanctorum Mater Article 142. Thus, I, the Most Reverend Celestine of my being, declare that the inquiry is definitively closed with the celebration of the last session. Okay.
way are present to the congregation by a secure means, that is either by hand or through the diplomatic powers of the Holy Spirit and in our given the majestic office, not from the middle of the king, but the ministry, scattered in the city of Philippines, this committee of September in the year of our Lord 2007, signed by the most eminent Celebrity Saint Agatan, Saint Hermione D., Bishop of Holy, attested by the Reverend Sister King, by Sister Johnson. Signed the most
Espiritu o pagpupunan sa Espiritu sa mga dokumento na nakalagay sa kanilang nagsisisi sa libro. Ako na ako ang Archive Copy. Ang Archive Copy, makapagpulihan ng pwede sa kanilang mga papeles o mga proceedings sa kanilipukan ng investigasyon. Kenapa saya tidur? Kami sikit. Jesus.
isip at pangalan sa ganoon kami sa lupas sa lupa ay mabuta. Ako binati ko ang kanan ng mga kapalaran, mga kabispuhan, na sa pagkatapos at pangalan sa simahan, anak sa pag-anda. Ako tinanong niyo ang mga pari na magsunod na sa sapot para sa pag-misa. Sa iyong pagkakas ng Panginoon,
Sebab Tuhan bersama sesuai Son of God. Amin. Dan kasih kami yang sangat Tidus, Kristus dalam kuasa Tidus, bukan pada Tidus dan saya Spiritus Son of God, mana
Ipadala sila o mga bibig
pamahak sila. So ayaw mo baguro sa ino mo. Kung kaling magbuna sa inyong usin ang magbibig. Oh, sa nabubi, ginamos na po. Oh, sa nabubi. Ayaw mo yung baguro po. Kaya sila pagpapanan mo, magbibig. Yawa na lang si Moises no. Sa nilang nakaangkot sila sa ilang sayo, nagpakiloy sila ni Moises. Huwag ang tubag sa ginoo, yalinan si Moises. Paghimo o bitin ng tumbaga, ibuta mo mo sa tungkol, iisa o gagawin sutong dito sa bitin ng tumbaga, mamahay. Mubalik sa maayo ng Diyos. Sa una pagbasa sa dalang sa utang sa Old Testament, gibayaw o iisa ang bitin ng tumbaga. Sa ating Ebanghelyo, ngayon si San Juan, ano na usap pangita mo ng pag-isa o pagbayad? Ang panagunay na po ng kalahitan, there's a big difference sa Old Testament ng pagbayad o sa New Testament ng pagbayad. Sa dalang sa bulan, bitin ang isa ni Moses. Bitin ang kumbaga bronze serpent sa tukod, sa desierto, kung sa pagbabulbul sa mga tao, alam na sila mamaayos sa ilang panglawas na ibatik kay napakansin. Apat sa bagong kasabutan sa New Testament, di nabitin ang iisa, kundi tao na. Di tumbaga ang iisa, kundi tao na naitunog o glawas. Adunay dugo o tunod. Kung di lang isa kung sa nakamoy, kundi ang kawisa, 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 ang kawisa krus. Di na sa kaminawan, sa disyerto, asa man iisa ang krus sa bungkod sa kalbaryo. Bilang isang-isang tao, minon si San Juan, kundi ang anak sa tao. The Son of Man. Kinsa man yung Son of Man? Minon na isuwan si Propeta Daniel, the Prophet Daniel, chapter 7, verses 13 to 14. Minon si Propeta Daniel, nakita ako upang nanawag, so a vision. And there was like before me like the Son of Man, anak sa tao, coming from the clouds of heaven. He was given authority, glory, sovereign power. Gitagal siya kahun, himaya, kadugalan. Kagatanan katawan, musimba kanya. Sa ato pang nagsugod, sa Old Testament, ang larawan na anak sa tao, larawan sa gahong, sa langitong himaya, na ginagila, pangano, bituon, at daw. Gising pa bigay sa dalang kanasuman ng katawan tungod sa iyang puso o himaya. Apan sa New Testament, kuhawa ni San Juan itong anak sa tao na larawan ang panakatagan ng ito bagong pakahulugan. Sa samang paging ang bibigi sa limoise sa kaminawan, ang anak sa tao iisa, ibayaw. Kinsa magiging anak sa tao, walay lagi kundi ang atong Ginoong nag-iisa at ibayaw sa kalbaryo din sa nag-antos na matay tungod sa kuma. Sa ito pa, ang bagong pakarugan ni San Juan, mawala ang dahu, himaya, kung kagugan sa ating Ginoong Hesus Kristo, di pinagunikan sa iyang pagtuna sa mga pangano, taliwala sa pagkukuko, maalaw, kundi
iyang trono, bibig ka ng Lord. Trono mapuno sa bulawan, nagagawa ng alahas. Ang iyang trono, mao ang trono sa Diyos. Upito niya ipatuman ang iyang hukong ng mga balaod. Nihon si Yahweh kang Moses, ina ang mga Israelita. Tanawa, sungkong ang pitin. Pansesus, si San Juan, nihon ka na ang karawang maliksuon. Tanawa, sungkong ang krus. Kung kita mo sungkong sa krus, ay kung talang mo sa krus, ang kamusta ka sa tanawa. Kung sa mga ako makita, katong mga di magsuto, those that don't faith, o sa lamang ordinary ng tao bilang makita. Tao na ikaligong sa dugo, gibunog sa muna ng ulala, gibunog-burungan sa puno, gilatos, gibunha, gibunha. Tao na isaliway sa kadaguhan sa mga mundili, tao na gibiyahan sa iyong higala, o gibunhian sa iyang suwag-inigay. Apat sa mata sa pagpo, in the eyes of faith, kung sa mga kumakita, inong sasalwa, ang makita na ako kung nag-iisa sa krus, walay lahat, tumili ako na. Hindi, ang anak sa Diyos. Ang anak sa Diyos na higaligong hindi higaligan ng lumas sa kalibutan. Kung tumundigin, itugyan niya ang iyan buong na para tatong mag-uugan niya di mamatay kundi Diyos. Giisa ang anak sa Diyos sa krus tungod sa luma alam ka natin kami. Di ito kaya pagkulunta. Iyan ipadala ang iyong anak, tulong kayo nito kung siya ka natin. Wala akong mabalungan sa pagsutong nato sa krus, di nila na mamaayaw ka sa akong lawas mo ng mabalatihan. Kung sa iyong isang wanaw, isang wanaw ng minista, that those who believe in Him might have eternal life. Kinabuti ka. Sila na itong pagbayang pag-isa. Isa sa unang pagbasa. Ikalawa sa Ebanghelyo. Ako'y pag-isa sa second reading. Ninong si San Pablo. Si Jesus Cristo, Diyos, Dinoong Diyos niya. Apan wala siya nagpaka-Diyos. Diyos, bilang sa taas, bilang siya ng pagkatao. Pagiging ng pagkatao na tao, nagpaka-ulipon. Bilang nag-ubos one step, ubos pa yun, another step. Nagpasintan ng hidapan sa pamatayan sa krus, miako siya na ibayaw siya sa krus. Ubus at ang matigilin ng si San Pablo. God greatly exalted him and bestowed on him the name that is above every other name. Tungod sa iyang pagbayaw sa krus, ibayaw siya na labaw pa sa iyang pagbayaw sa krus. Ang pagbayaw sa iyang pagbayaw sa iyang inanggulong. And that the name of Jesus, every knee must bend in the earth and under the earth, and every tongue proclaim Jesus Christ is Lord. Okay, hindi mag-isuon ang atong isaulog karon. Ang kadaugan sa Diyos. Ang kadaugan sa buma, batok sa pagbuhi. Ang kadaugan sa pagpapanaw o kinabuhi, bago sa kanyang. Busa na kinigisa sa pasalamat, sa pagtakog, sa Deus, sa process, sa kanyang
Francesco makapag-ugaling kalinatur sa piyesta sa kadalawang sa Diyos. Kaya diha sa inyong nabuhi, masunong na ito ang larawan sa kadalawang sa Diyos. Ihatag naman natin ganyan ni Sr. Joel ang pipila sa mga facts sa inyong nabuhi, hindi na ako balikon. Niya nasayo ka na diha sa iyang mahugingon, mapagalaga, gikan sa katita, bilhin siya ng sumbol sa iyang ministeryo, ninyo ng dokumento, mahiwan ang provisionary journey sa estate sa settlement sa Tiporo, Vicario, and Tuhino. And then Joseph Sanzini was assigned as an assistant. They left Sanzini in charge of the Visayan communities, while he devoted himself to the Lumas. He established Cabecitas as far south as the boundaries of the present-day San Juan del Norte and San Juan del Oso. Ubito samtang nagplano siya ng iyong ng kabigon bali sa pagtuo. Katong si Tuwana o Pampilo, dito siya ilang ipatay ang pati sa kadalaw sa January 29, 1643. Samantala siya sa ikatapusan ng mga takna sa iyong kinabuhi, iyong ipasayo ang iyong mga kaway, kung iyong itutiyan sila kang Jesus o kang Mano. Ang iyong malagal ng upa sa mga lumad, nagpadayo ang ipisan kung wala na siya ng iyong kalibunan. Since his death 368 years ago, his memory lingers in San Juan del Norte. Kung niya kawala ka karoon si Jason, kung niya mama, si Nani Monica, na himaan o saksi sa makadanayon, napag-ampi, pag-amuma, ni Padre Francesco Mga isoon, tayong tayo ni atong saulugan, karuntuhi sa parokya, kay usahan sa mga kapiliman. Kinikalampusan sa Diocese and Process, magbibigin siya mula sa kahalo ni Padre Patre, ni Padre Lulido, katong atong isoon na nagiging karoon. Kinita na, imaan sa kanyusahan sa Tibong Diocese sa Tibong. Pinangaluhan sa atong kalahuro, balaan ng buutan ng obispo ng Senyor Vero Kayaman. Pero pwede na lang sa loob ng Isa Vero. Kayo na naman si Mrs. Perez. Kung buhay pa si Padre Francesco karon, hilabihan tingnan niya ang kalipay kung iyong makita ang pipila katilipa ng iyong inumna na nangangagudahan pa ang katilipa. Karon, katulad na tayo 37 kaparokya sa usa sa walong kapikaryan o sa Tibong Diocese. Matod ni Bishop Derek Ruby sa Welcome Dinner, kinikalampusan sa Diocese and Process, usa ka Jubilee Gift sa Diocese. Karoon ng Diocese sa Tiporo, nagsaulo sa inyong Golden Jubilee. May suon ang inyong sa atong may liturgy sa Father Tate, ayaw ang liturgy sa Father Francisco. Hindi pa mo sa Santos. Basi maha, hindi na naman makapro. Pero hindi ba may iso na kumamatay na akong luna, akong luna, magbutan, tingin ka na, kaon na si Lord, wala sa wala yung pag-antos. So ako pa, kung kita sa ato na sa ikasin na si Father Francisco, kung anak, kaon na sa akong ginawa si Cristo, Bidente Maria, sa Rosario, sa tanahan na ito mga luna na bibaro sa ating pagdo. Kung kinihang yung Palestina na ang ipinagpagbita ng karoon ng isoon, mao ang atong pagsakulog sa maong kayusan. The Eucharist is communion. The Eucharist is the locus of communion, matupa sa mga theologian. Diyan sa ating pagbasa sa mga sulat, bahay ni Padre Francesco.
adunay ilagay niya at ang lugar mo. Kung hindi ang iyong devotion sa iyo. In the first place, devotion for the Mass, which for him was central. He assisted Mass always in his list of the Mass, not to siya sa iyong katibuhok misa. Nagaling ako rin kay the leader na. And he was found this way a comfort of his duty. He never tired hearing Mass. Watch as soon as sa pagsimba. Hindi pa rin sa mga Israelita na pwede sumunan ng inyong mana. He gave this great affection and devotion which edified all in the vows and caused admiration among the kings. Ang Eucharistia ng Iksuon, matulisan, pagto sa insula sa mga kurkagamento, ang atong pakiusa sa misteryo, sa pagbayaw ng Kristo sa krus sa kamatayon, kung sa pagbayaw niya sa pagpapanan. Sa mga pagkawala o sa lawas ni Kristo, kung pag-inom sa iyong dugo, ihatong na ang iyong pamatayon o pagpapanaw, hanggang na siya mabalik. May suon, di minuta kita sumhan sa pagkaon ni Pan sa kinabuhi kung pag-inom sa dugo sa kalawasan. Iampo kami mga pare na di minuta kami kapuyay sa pagbayaw o sa kusya o sa kanis. Kung sa katapusan, may suon, tapos ngayon. Ang atong pag-iambit sa lawas o dugo ni Kristo, hindi sa Eucharistia, magtutunta ka nato sa pag-iambit sa kasakit o kasubok sa atong nasod karawan nato. Hindi kapistahan sa karawan sa krus, samantang ikuyanap ang kultura sa patay sa atong nasod, atong iisa ang krus sa kinabuhi. Samtang nanghari ang hulga sa kusilyo gabo, atong iisa ang krus sa pagiguma o kalulog. Kung samtang nagpadayo ang guba, atong iisa ang krus sa kalinaw o pagiguma. Sugurong nato ang anak sa Diyos na naghari sa krus. Pinawagunta ng kita, mamalimong ang ayan ng mga santo, sa iyong hinaring at sa bugma, sa kalinaw, o kaanayon. Amen. May buka sa iyo. Maninilog mo na. Sa buwan ng sumasa, nag-aawal sa pagpapanaw sa mga nagdala.
kung sa pinagpuli sa mga kapaliguran. Magamang kumita sa Diyos na manigong mapagayos sa kalimutan, kumihala sa iyong puto na nakaalam sa aking kaluwasan. Sa mga nagpanamuhin ko ni Kaminon, luwas sa pag-ibigin mo. Thank you.
Manipod ang kanan. Malalisod pagkakataon ng ako at inyong sakripisyo at tulad sa Diyos na mahan, mapagagahong istan. Kaya ninyo ang kalis ng tulog sa pag-uugunay sa tulog.
Ang lugod ay mula ang mga inyong alam sa dalang mga ka. Aron ang mga salat mapasay. Buhati, aron paghanon kayo. Ang misteryo sa pagtuo. Pero lo que usted está hablando, usted está hablando, usted está hablando, usted está hablando,
Kung sino sa inyong kapagod na kami ay isinong kalimang kay Jesus, ikaw ang buhayong hari, hangtod sa kahatulan. Ang kalinaw sa inyo sa katunay mga nakakalim mo. Manaw sa kalim mo. Ipakita na ang pag-ibig sunay panagay. Thank you.
Ini mau perpanggilan dari Adonai Tarek Bishop Dr. Rivers
Amen.